Good afternoon po. First po kasi I was a reader of this genre po, mystery, thriller, and horror. And I think po, one of the natural or end po ng pagbabasa po is pagsusulat, which is my love for this genre pushed me to write this. As for inspiration po, as any writer naman po, you can get the inspiration sa mga daily interactions po na nangyayari sa buhay natin. Well po, nagsimula po lang talaga siya dun sa book na po ni Josh, na Bloody, with the same title na Bloody Films. And with, tapos parang ano po, binili po siya for, ng, from Precious Spaces. And dun po nag-start po na Dinevelop po namin na maybe we can mix things up, okay. Gawing millennial yung concept. Specifically, binili kayo to do the script. Yes. Kasi po same age din po namin. Mm-hmm. And baka po, nag-develop po namin in such a way na nag-specific, ano siya, kasi medyo may, ano siya. Star Silva got interested with Donnie Crayons kasi isa talaga ito sa best-selling novels ng Precious Pages. And naging excited ang Star Cinema kasi ito yung magiging first namin suspense thriller in a long, long time. Actually, Tita Ethel. Opo. At tatuwa kami na young yung characters nung novel na yon. So immediately, Star Cinema got in touch with Precious Pages and Josh Argonza. Pagkatapos po nun, nag-make lang kami ng konting tweaking sa novel. Sobrang konti lang na tweaking sa novel ni Josh para gawing cinematic yung kwento. And then of course po, ang Star Cinema is always trying to develop new writers, new talents behind the camera. So we also took the risk of getting young writers like Carmel, Justin, RG, and Kenneth to write the script. Kasi naniniwala kami na kaya nilang ibigay yung flavor na hinahanap ng both ng millennial crowd saka ng core crowd ng Star Cinema. There were some other actors involved sana in the movie. But then of course, you have to remember na Star Cinema is also part of ABS-CBN. And nagkakaroon ng scheduling problem. So, pag kailangan yung artista for a different show, a different movie, binibigay din naman ng Star Cinema actors na yon. And then, in the meantime po, na nag-aayos kasi kami ng material, ang dami po namin inayos. Kasi sobrang demanding po talaga sa amin. Dahil po, it's our first suspense thriller in a long, long time. We want to make sure that we're able to give the right material for the right cast with the right director. So lahat po talaga ng pinupunan nilang comments, sasagutin po namin lahat ng mga butas na nakita po nila, inaayos po namin to make sure po na pag natuloy na yung project, magandang maganda na siya. And we're happy actually with the final product that we have. I first started writing po this novel when I was 17 years old, which was a very young age po. And oh, hindi naman tayo nagkakahuli. And by that age po, syempre marami pong amateurish mistakes and everything na gusto mong itry lahat. I think changing the cast number to 9 increases the group dynamics po ng movie, which is very interesting because they are not locked into a pair-by-pair paradigm po. Ako, I'm just really happy kasi nakasama ko dito sa project na to. This is my first movie under Star Cinema. And to get to know the whole cast, to get to know the whole production and staff ng buong Bloody Crayons, I'm very happy na naging addition ako and happy to say na final yung pagkaka-include ko sa movie. So masaya ako na kahit na third round akong nasali dito sa movie, at least naman may na contribute ako kasi yun naman talaga ang gusto kong gawin. Bilang isang artista ay makapag-contribute ng magandang project. So, masaya ako na kasama ko dito sa final edition. And I'm just really happy na, kasi 2 years in the making yung movie na to eh, and we weren't there from the very start. But we're very glad na nung pinasok kami, it's final and we're happy na yung hard work ng movie, everyone's hard work is finally gonna pay off. Yeah. So, I'm yung niece nga and kasi in the group, we all have our own roles. Kasi gagawa kami ng film. We're a group of students na classmates na gagawa ng film. And ang role ko doon, ako yung production manager ba? Yes, production manager. Tapos, I'm
the one talaga na love ko yung friends ko, sila talaga yung family ko. Like, I can't live without my friends. Kasi wala, si Eunice kasi wala na siyang family. So, ako talaga yung gagawa ng kahit ano para lang mag-gel together yung group. Okay. Elmo. Ako naman si Kiko dito sa movie. Ako yung director ng project na ginagawa namin. And habang lahat sila gusto nilang maglaro ng Bloody Crayons, ako yung palaging gustong mag-isa kasi gusto ko talaga, ang focus ko dito ay magawa na maayos yung project, yung movie, yung pelikula na ginagawa namin kasi meron siya, ang dami niyang gustong improve, hindi lang para sa family niya, kasi yung family niya puro sila doctors, ganyan, siya ayaw niya maging masali dun sa pagiging doctor ng mga family, ng mga kasama niya sa family. Gusto niya i-prove sa family niya na he has his own role sa buhay. And it's being a director, it's being an artist. So, yun yung gusto niyang i-prove talaga. Kaya kahit na nandun na sila sa island, may sarili siyang mundo, close naman siya sa lahat ng barkada, pero ang number one priority talaga ni Kiko ay yung project na ginagawa niya. Hi po muna sa inyong lahat, and thank you for coming today. My character is Olivia. Ayun nga, sabi nga ni Janella kanina, may kanya-kanya kaming role dito sa project na ginagawa namin, dito sa short film movie. And ako yung writer slash actress na rin para dun sa short film. And yun, best friends ko silang lahat, pero mas super close ako kay Eunice. Talagang siya yung best friend ko sa group. And except syempre dun sa mga, meron kasing parang bagong sama sa group. Pero other than that, yung iba mga kabarkada ko din naman. So, film student ka rin dito? Lahat nga kayo dito? Yes, yes. May ginagawa kaming short film. Kaya na hindi naman horror? Horror. Very ironic. So yun, I'm Olivia. Yun po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po dito si John. Isa pong baguhan sa grupo. Simple, yun po, isang baguhan sa grupo na halos hindi ko talaga sila nakasama ever since. So, ayun, yun lang po. Simple, pag napanood nyo po yung movie, dun po kayong makakahalungkat pa ng about kay Jan. So, panoorin nyo na lang po. Basta yun lang po si Jan, simple lang. Baguhan po siya sa grupo. Yun po. Hanggang doon lang kaya mong sabihin muna. Yes, kasi po, mas maganda po kung mapapanood po nila eh. Okay. Talaga, yun po. Yung role ko is, sa name ko, halata na ako yung Kikay kasi yung name ko is Richlane. Again? Richlane. Ayun. Rich. Minsan Rich. Basta gusto niya social siya. Pero in reality, hindi siya social. Kasi simple like babae lang siya. Parang may image lang siyang pinaportray when she's around with her friends. Ayun. And sa project na gagawin sa island, ako yung role ko is yung artista, syempre, kasi yun yung gusto na Richelin, maging artista. And gusto niya siya yung nasa center of attention. And sa friends, siya yung tipong friend na may laging pagkagalit sa isa. Ayun. Oh, interesting. Okay. So, parang ano lang, parang kikay siya, but super tapang niya pag may kaaway. Okay. Sa trailer, tama ikaw yung nag-initiate na maglaro ng Bloody Crayons? Ako yung... Oh, it was the best. Si Ives nag-initiate. Ako lang yung nag-explain. Ako po dito si Marie Ragma. Sa barkada, ang close niya ay si Eunice, which is Janella. Tapos, habang nag-shoot kami, may mga, syempre, marami mangyayari at hanggang sa magkakaroon ako ng, ano, parang hidwaan, isa sa mga barkada. Tapos doon na magsisimula yung... ano yung 360 story, yung ano mang hinala, yung ha? Hinala, pagduda sa isa't isa. Sorry, medyo malalim eh. Pag yun, doon na mag-start. Tapos ako rin yung stylist dito kasi parang... Sa production. Yes, production. Ako si Kelly. Siya yung parang jock alpha ng grupo. Pero... he's just the bronze of the group. Dinadaan lahat sa galit at sa anger niya at sa pagiging maskulado, I guess. Something like that. Pero deep down, you know, emotional yan si Kenley. Grabe magpahal. And that's pretty much it. Alright. Ako po dito si Justine, ang prankster ng grupo.
ang pinapagalitan lagi kasi sobrang gulo dito, sobrang likod ko. As in, pinagtitripan ko lahat. Kaya nagagalit sa parang to sa buhay pala. Grabe ka naman, mama. Bukod sa pagiging prankster, pag nag-away naman yung grupo, tahimik naman si Justin. Si Kelly, best friend ko dito, parang bata pa lang kami magkasama na kami and ayaw ko siya nasasaktan. Parang ganun. My role of this movie is playing Gerald. Wow, Gerald! Guwapo ng name, ah! I have a surname, Gerald Understand. Yes. Seryoso? Bali, magkaka-classmate po kami rito, pero... nabagsak po silang walo, kaya naging classmate nila ako. At sobrang playable po si Gerald. Lovable. Gorgeous and industrious. Sobrang ano po, marami po silang abang kay Gerald po. So, film student ka rin nga, seriously? Actually, I'm looking forward for that. What? Hindi marigil? Kala mo naman? Okay. Hindi ko answer. Okay, ayan na. Medyo bloody talaga sa totoong buhay po. Kasi na-injure ako ng konti lang. Slight lang. Doing a scene, Ben? Yeah, doing a scene. Pero minor injury lang. Nagkaroon lang ako ng bukol. Yun lang. Patubo talaga. Kasi ang daming incidents, like for example, si Yves, ilang beses siya natitinig, ilang beses siya nasusugatan. Wala naman dugo yung tinig. Charot sa ah, meron din. Madami, si Rich din, lagi natutulak to eh, kung saan. Totoong eksena, totoong nangyari. Totoong nangyari, dugtog ba siya? Actually, marami palang ganong ganap, Jerry, sa movie. Dahil naman yung dami mga action na that requires 3D, mga physical activity, takbuhan, hulugan sa atlet. So, yun. Sa totoo lang ito yung parang suspense ko na without the supernatural, yung mga entities na hindi natin nakita. Ngayon lang ako nagkaroon ng opportunity to really practice that kasi ang hirap eh. Ang dami ko na parin ng mga suspense movies na, like for example, Gun Girl, no? Sobrang ang hirap yung mountain. Lalo na kung hindi magaling yung mga characters na. Buti na dito talaga, laki tulong ng mga magagaling itong mga batang to. So yun, I used a lot of equipments na imposible magamit sa isang indie shoot, no? I had a lot of mga cranes and mga to make it more dynamic and scary pag nakita pa doon. Wala po talagang larong bloody cranes game. Bale, kinreate lang po namin para doon po sa movie. The main theme po kasi ng libre is how about normal things become pretty abnormal when viewed in a different When normal things like crayon is not scary. Diba? It does not contain or present danger to you. Sino ba natatakot sa Crayola or sa Crayon? Wala, it's colorful! it brings joy actually. Pero this time, what makes this Crayon, it makes you think na bakit may bloody dun sa Crayon? What makes it very dangerous? Kinikilabutan naman ako niyan, Josh. Ano ba yan? So, that's one of the main thing na gusto ko pong ipakita na all things that are normal can become pretty abnormal and dangerous when given the right circumstances. Okay, sa laro to, meron tayong five sets. Exactly, it's from the screen. Go ahead. Five sets of colors na may tiga-apat na crayon sa loob ng box. Memorize ko ba? Kakadab ko lang. red, black, blue, white, and pink. Basta yung every colors may representation siya. Black is, if mabunot mo yun sa bloody crayons na box. Parang you'll make a rule. Parang gagawa ka ng rule na gagawin ng buong grupo. Until sa mabubunot yung next, black rain. Kung parang yung utos mo is, ganyan, or ganyan ka. Basta yung something na mahirap. Okay. Nakakangalay, ganun. Tapos pag mabunot mo yung pink, ang meaning niyan, friendship crayon. Tapos, if mabunot mo yun, pili ka ng friend mo na mag-uutos sa'yo, mag-dare. So, ayun na. Tapos, white is immunity. Hindi mo gagawin yung mga utos ng immunity siya. And then red, blue is the honesty crayon.
para siyang never have I ever. So, magko-confess ka kung ano yung bagay na hindi mo pa nagagawa. Oh. Tapos, ayun. And the red crayon is, ito yung pinaka-exciting kasi meron lang siyang apat na red crayon. Well, may mga apat lang naman talaga na pieces of each color. And sa first three na players na makakabunod ng red crayon, maglalagay ng kahit na ano sa bloody mug. And ang makakabunod ng last red crayon, iinumin niya lahat. And yun na, game over.